screen mesh stretcher, ang ating aluminum frame, ang ating frame adhesive, para siyang rugby pero hindi siya ordinary rugby. At ang ating mesh, 120 counts. Una, syempre, di muna natin ilalagay yung ating mesh. Kailangan muna natin siguraduhin na ang ating mga tagahigpit ay nasa gitna. Nasa center. Yan. Tapos nasa gilid. Ngayon, ilalagay na natin ng frame. Tapos, isusukat lang natin sa kanya. Then make it sure na itong frame natin mas nakaangat dito sa ating stretcher para maibanat natin ng maayos ang ating screen mesh. Okay. Ngayon nilalagyan na natin ang ating mesh. Ito. Italagay natin ang ating mesh. Lalagay naman natin ang ating panghigpit or yung panglock natin. Tapos yung ganto natin, meron siyang kuping doon. Ayan. Ito side natin. Para yun yung unang ilalagay natin para maipit ng madaling maipit. Dapat baliktaran. Kapag naipit nyo na yon, ito naman susunod nyo. Bali yung mesh natin is 120 mesh. Kasi ito yung standard na ginagamit ko talaga. Kasi ang ginagamit kong pintura ay plastisol. Hindi kasi ako gumagamit ng water base. Kasi ang plastisol, kahit iwanan ko siya ng mga dalawa, tatlo, isang buwan na nasa screen, hindi siya tumitigas. Walang nangyayaring hindi maganda sa ating screen. Kaya yun talaga ang prepared kong gamitin. Okay, pagkalagay natin ng ng ipit natin. Pag naghigpit ako dito, kailangan ika-count natin. Yan, iniipit ko lang yung ipit lang. Itong both side nga kasi mas nakaangat kasi ito. Ngayon na natin itong gilid na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang ano rin natin ito. Higpit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Madali lang naman malaman kapag banat na banat na maganda yung screen natin. Pagka medyo mukhang tambol na yung tunog niya. Ito medyo konti pa.
Pagkatapos natin mabanat ng maayos yung ating mesh, lalagyan natin ng adhesive. Ito po ginagamit natin na hindi po siya ordinary rugby. Frame adhesive po siya. Pwede po kayo makabili sa Lazada, sa Shopee. Type nyo lang po frame adhesive para sa screen mesh printing. Apply. Lagay lang po tayo ng konti. Straight na natin. Squeeze lang po natin ng maayos. Okay lang po, medyo lumagpas ng konti kasi sa gimit. Usually, hindi naman natin talaga ginagamit yung gimit. Ang kailangan talaga is ma-apply natin ng maayos ng maganda yung ating frame adhesive. Yung squeezer po natin gamit ay bilang po lumang ay pwede rin kung meron po kayo sariling squeezer. Ayan guys, after ko ma-apply ng frame adhesive, hintayin lang po natin matuyo yung adhesive, mga siguro 10 to 20 minutes. Pero pwede rin naman natin pahanginan, or pwede rin natin gamitan ng blower. Okay? Pagkatapos natin makagawa ng screen, tanggalin natin yung mga sobra. Thank you.
Ngayon, after natin ma-cut yung ating mga excess, lalagyan naman natin ng tape lahat ng ganito, ng side. Para mas lalong tumibay ang ating screen. Using ordinary packaging tape lang, pwede. Sakto-sukat lang din. Nakakatulong din tong pampatibay ng ating mesh. Yan. After natin malagyan lahat ng side ng tape, pwede na natin siyang gamitin. Pero syempre, pag bago natin gamitin, hugasan pa rin natin yung mesh natin kasi bago pa rin siya. Minsan may tendency na meron siyang mga na oil or medyo mamantika kagaya ng kamay natin, mapawis, mamantika, may oily. So, mas maganda is hugasan pa rin natin siya bago gamitin. Mga kaibigan, sana may natutunan kayo sa ating topic for today. Maraming salamat. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayo notify sa mga videos ko. Thanks!